Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Alright, good evening mga kapowcast. Salamat po ulit sa gabi-gabing pagsama nyo sa akin na makipagkwentuhan sa mga paborito nyo mga boksingero. Good evening, 70 kagad ang nanonood. Thank you very much po ha. At yung mga nanonood po ngayon, please comment nyo po kung taga-tagasaan kayo kasi binabasa po namin at pinapakita namin halos lahat ng comment. Okay? At anyway, ang target ko talaga hanggat may pandemic, hanggang lockdown, kausapin as many boxers as possible. So, ngayong gabi, of course, isang champion na makakausap natin. Okay? At isa pa pala, gusto ko lang sa inyo banggitin na sobrang saya ko ngayon dahil napayagan tayo ni YouTube na kumbaga magkaroon ng parang exclusive membership. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na kung sakaling gusto nyo pa akong suportahan aside sa panonood dito, pwede rin kayo maging exclusive member ng Powcast sa YouTube. Parang 2 piso lang yan kada araw. Parang supportan nyo na. Kung medyo may pera kayo, kumari mga taga, ano, mga nasa ibang bansa, pwede na kayo mag-subscribe. Bigyan ko kayo ng mga behind the scenes, mga bloopers, tsaka yung mga clips na hindi ko pinapakita usually. So, thank you very much po sa inyong lahat, ha. Salamat doon sa mga taga-ibang bansa, taga-Kuwait, nakita ko na kagad, taga-ibang lugar. Please support po. Anyway, ha, ngayong gabi, gusto ko kayong tanungin, kilala nyo ba si Giovanni Escanier? Sino dito yung nakakilala kay Giovanni Escanier? Comment nyo naman dyan kung nakikilala nyo, ha. Ito pong makakausap natin ay isang Philippine Bantamweight Champion at ito pong boksingero na ito ang tinatapat kay Wonderboy lang naman. Kaya alam nyo, dapat makilala natin ito kasi baka maglaban silang dalawa. At ready na ba kayong makilala si Giovanni Escanier? Ako ready na ako, kaya here comes the boom boom pow. This is Powcast Sports Podcast, hosted by Pow Salute. Ayun na! Magandang gabi po! Magandang gabi, Giovanni! Good evening sa'yo! Magandang gabi, sir! Magandang gabi sa mga nanonood! Relax na relax! Alam mo, pare, ha? Yung nanonood sa'yo ngayon, no? Merong taga-Malaysia, may taga-Kuwait, may taga-Negros, may taga-Kalintaan, halo-halo na! So, anyway, salamat, pare, at pinaunlakan mo ang aking imbitasyon na makausap kita. Maraming salamat po, sir, dahil naimbitahan niyo rin pa po ng ba. Okay. Ano ba gusto mo itawag ko sa'yo? Gio, Giovanni, Vanny, ano bang nickname mo? Jong po yung nickname ko, sir, Jong. Jong, okay. Okay lang natawagin din kita na Jong. Okay lang po, sir. Okay. Okay, Jong. Doon sa mga nanonood, ako kilala na kita actually, nakasama na kita. Pero doon sa mga nanonood, baka pwede mong ipakilala yung sarili mo. So, ganito ang pagpapakilala mo, pangalan, baka may moniker ka, yung record mo at saka taga saan ka, pare. Magandang gabi po. Ako po si Giovanni Escanier, tubong Liboxer Bantudarat. At ngayon po ay nakatira po ako ngayon dito sa Ilorte Sports Center sa Sukat, Paranaque City. Meron po pong record na 20 wins, 4 loss with 12 knockout. Okay. Meron ka bang hawak na titulo ngayon, pare? Meron po, sir. Philippine Bantamweight Champion. Yun. Ikaw ang legit na Philippine Bantamweight Champion. Pare, aside from the Bantamweight Champion, meron ka na ba mga ibang belt na nahawakan? Meron po ako nahawakan noong 2015. WBA Asia interim, yun. So may dalawa ka ng belt sa career mo, WBA Asia at saka itong Philippine Bantamweight Champion. Para unti ba? Nung sa WBA ko po is 115 super flyweight. Okay. Pare, ulitin nga na ako nang uulit ha kasi medyo may na-late dito si Reynante, tinatanong ulit kung anong record mo. 20 wins, 12 by knockouts at may 4 na talo. Tama, ano? Opo, sir. Okay. Alam mo, hindi na kita tatanong kung anong ginagawa mo dyan. Ang dami kong boksingero pag tinatanong kung anong ginagawa mo dyan. Nagte-training, syempre. Aside from pre-training ba, ano pang pinagkakaabalahan mo na lang? Dito pa, sir. Pag may ano sa araw, naglilinis kami dito sa paligid para may magawa kami.
Kasi mahirap pong nakatambay po lagi, sir, eh. Oh, sige, teka, teka. Aside from lilinis, meron ko bang ano, kumbaga ano, yung hobby na ginagawa na hindi regular, meron pang ganon? Wala na, sir. Yun ang pag-insayo namin, ganon. Ah, puro insayo lang. Sayang hindi ko nakuha. May nakita akong video kasi na sino pa yung tumatakbo na naka-helmet sa ano mo, sa Facebook mo. Kasamahan po namin. Isa ka ba doon? Kasamahan po namin, sir. Isa ka ba doon? Akala ko ikaw, eh. Sige, pag-usapan na lang natin yung karir mo sa boxing. Ayan na, medyo mag-iisang daning nanonood. Sa mga nanonood po, si Giovanni Escanero po ang ating Philippine Bantamweight Champion. Supportahan po natin siya, like, pa-share para mas maraming makakilala sa kanya at maraming makanood. Paring Jong, pare, 10 taong ka na sa professional. Apo, sir. 10 years na pala. Halos, parang ganoon. Yung unang laban mo, inisip mo ba na aabot ka ng 10 taon sa boxing? Nung nagsisimula ka pa lang, naisip mo ba na aabot ka ng 10? Opo, sir. Naisip ko po na mas lalagpasan pa po yung 10 taon kasi sinasabi ko hanggang kaya ng katawan ko, sir, lalaban pa rin ako sa boxing. Parang lahat yata ng boxingero ganyan, hanggang kaya, sir, no? Eh. Opo, sir. Ayan, yan. Talagang pangarap mo mag-world champion. Pwede-pwede pa naman yan, eh. Pero bago natin pag-usapan yan, ha? Siyempre, 10 taon ka na. And usual na tanong ng tao ay, paano ba nagsimula ang isang Jong or Giovanni Escanero sa boxing? Kinuha po ako ng kapatid ko sa probinsya, sir, eh. Kasi gusto niya, kasi nung doon pa ako sa probinsya, gusto ko nang mag-boxing. Kaya sabi niya, kung gusto ko daw mag-boxing, pupunta na lang daw ako dito sa Manila, tapos dito ko na daw pagpatuloy. Yun, hanggang saan nakarating ako dito. Teka, saan yung ano mo? Saan yung probinsya mo pa? Sa ano, sir? Libak, Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Saan ba yun? Sa Mindanao ba yun? Opo, sir. Mindanao. Okay. Di pa ako nakapunta dyan, eh. Kaya may nakita kong picture. Ang ganda. Dyan ba yung maraming bundok? Ang ganda, eh. Kakikita ko lang kanina, eh. Okay. So, doon ba sa Sultan Kudarat, merong mga pa-boxing doon? Meron po, sir, amateur lang. Pero yung one time po, ginanap doon yung laban ni Michael Domingo at saka ni Ray Villamore. Last 2004 po ata yun. Matagal na po. Okay, matagal na. So, ano yun? Yung professional yun, Michael Domingo, eh. Ala yun. Opo. Sa Davao pa po siya noong time na yun, sir. Okay. Teka. So, sa Sultan Kudarat, may amateur boxing, walang pro. Meron lang isang beses. Opo, sir. So, paano ka nag-amateur doon? Paano ka nagsimula doon? So, paano yung amateur doon? Paano fiesta-fiesta lang ba? O gym by gym? Pista, hindi ko naman alam. Pista-pista po yung laban ng amateur sa amin, sir. O, eh, syempre, isang taon lang kada isang fiesta, eh. So, nakailang amateur fight ka? Sa amin, ano, sir, eh? Mga 1, 2. Marami din, sir. Hindi ko maano. Kasi nung bata pa, 9 years old pa lang ako nagsimula nag-vaccine, sir, eh. So, ibig sabihin, ano, kasi sabi ko, isa-isa lang kada lugar. Pero dumadayo kayo sa mga karatig na lugar para makipagtutukan. Okay. So, marami. May lampas ba, ano yan? Kasi may nakita ko, lampas 100 daw, lampas 50. Ikaw, mga ilan, sa tingin mo lang, kasi, kaya ako tinatanong to, paring Jong, maraming mga nag-send sa akin, nagtatanong sa akin kung paano mag-boxing at kailan daw ba yung ilang amateur ba kailangan nila. Kaya gusto ko tanongin ka kung anong experience mo. Sa ano, sir, sa probinsya, sir, konti lang yung laban ko sa probinsya, eh. Kasi pagdating ko dito, lumalaban pa ako ng amateur pagdating ko dito, sir, eh. Mga 4 years so, pa ako dito. Probinsya, ako pare. Okay, sige. Sige, tuloy mo, pare. Kasi pagdating ko dito, sir, 4 years pa ako bago na ako na nakalaban ng profesional, eh. Kaya nag-amateur muna ako. Matagal din ako nag-amateur dito, 4 na taon. Yung amateur ka ba? Kasi kay Elordi ka ngayon, alam ko, eh. Pag turn mo ng pro, kay Elordi ka na ba kagad o ibang manager o promoter ka ba? Kay Elordi. Nung nag-start ako, sir, dito talaga ako nag-start, nag-professional. Okay.
So, loyal ah. Hindi pa nagpapalit. Kasi ang dami ko boxingero kausap, iba-iba ng manager. So, paano ka na-discover ni Sir Marty? Yan sir, na ano, na dinala ko ng kapatid ko dito na tapos kasi yung kapatid ko sir dati rin Philippine champion sir eh. Ah. Oo nga, sa ano pangalan ng kapatid mo? Alex Escaner. Alex Escaner. Ah. Okay. Dating super bantam. Ah, okay. Oh, ilang taon na siya ngayon? Retired na? Opo sir, nasa 45 na ata sir. Okay. Okay. So, ikwento mo sa akin yung proseso. So, pumunta ka diyan sa Paranaque. Nag-try out ka ba o nagbigay ka ba ng ano ng bio data resume gusto ko po mag-boxing? Kwento mo nga sa amin paano mo ginawa 'yon? Nung pagpunta ko dito, sir, doon muna ako tumira sa kapatid ko, sir eh. Tapos tuwing hapon na nag-iinsayo siya, sumasama ako lagi sa kanya. Hanggang sa yung nag-abot na ako ng ano, ng 17. Yun na, parang pwede na ako mag-stay dito. Nag-stay na ako dito sa Elorde. Ah, okay. Ang dami ka agad nagtatanong. Yung mga nagtatanong po, maya-maya ako po babasahin yung mga tanong. Ulitin nyo lang mamaya. Eh, meron na kagad ng comment para ng ano, Wonderboy versus Escaner. Tapos, ito, tanong niya. Total, sinagutan natin ito kanina. Yes, kay Marty Elorde pa po siya. Okay. So, pare, so, dyan ka. Tapos, paano yung transition pare from amateur to pro? Sino yung nagsabi sa'yo na, uy, pwede gusto ko na mag-pro, pwede na ako mag-pro? Ano nangyari doon? Paano nangyari doon? Yung trainer ko po dati talaga sir, si Rolando Sanggalang. Yun po talaga yung una kong naging trainer. Doon po nagsimula na nag-professional sir eh. Na sabi niya sa akin na pwede na daw ako laban sa professional. Doon ako nagsimula. Ah, okay. So pare, yung trainer mo yung nagsabi na ready ka na. Opo, hindi sir. Ikaw. Hindi po. Kasi tinitingnan niya po yung ano ko sir eh, yung mga kilos ko kung pwede na ba talaga ako sa professional. Ganun po. Oo, kasi ang daming mga nagsasend sa akin pare. Nagpapakita ng mga video, ready na daw sila. Kaya tama pala yung sabi ko, hindi kayo ang magsasabi, yung trainer nyo ang nakakita sa inyo kung ready na talaga kayo. Tama, sir. Okay. So, fast forward tayo. Nag-pro ka na. Sinabi ng trainer mo, tuloy-tuloy yung panalo mo. 10 sunod-sunod na panalo. Anong pakiramdam na undefeated, 10 wins? Maganda. Okay sa pakiramdam ko, sir. Kasi lagi ako panalo. Yan nga. Nung pagdating ng time na na pang-11 ko na laban, hindi na kasama yung trainer ko eh, natalo na ako. Ah, okay. Yan ang itatanong, tanong ko sa'yo eh. Pero pinas forward mo na kagad eh. So, bago mo sagutin yan, bago mo kwento yan, kasi gusto ko maramdaman, maintindihan, yung pakiramdam ng isang undefeated, bago ka natalo ha, yung feeling mo ba nun, yung parang ang galing-galing ko, parang mag-world champion ako, yun ba yung nasa isip mo? Anong nasa isip ng isang undefeated? Ganun po yung naisip ko sir na parang feeling ko ganun kasi marami nagsasabi sa akin future world champion daw po ako sir eh. Kaya simple, mas inanoan ko pa na kailangan ko pa talaga mag-insayo, ganyan. Yan. Okay. Tapos ito na nga, ito na. So feeling mo world champion ka, sabay nakalaban mo si Demisilio pang 11 fight. Medyo umabot yung round siya tayo, na tama ako no? Philippine Super Flyweight Championship din po sir. Oo, okay. Bago, sana maalala mo pa ha, syempre umabot yung rounds. Aba. Nung hinahawakan niyo yung kamay niyo sa, tapos sasabihin ko sino yung mananalo, pakiramdam mo ba na talo ka noon o hindi mo alam po ang desisyon? Nalaman ko na sir kasi every 4 rounds sir, sinasabi nila yung score card sir eh. Kaya nung pagdating ng 8 rounds, nung 4 rounds, tie score lang kami, pareha kami score. Tapos nung pagdating ng 8 rounds, nakalamang na siya eh. Tapos nung bandang huli, doon na mas nalalo na yun na din mas na talaga ako. So ibig sabihin, parang dahil open scoring ang tawag dyan eh, di ba? Ibig sabihin, alam mo na natalo ka.
Oh, kasi narinig ko sa ano sir eh, narinig ko sa sinasabi ng announcer na ganun yung score namin. Oh, anong pakiramdam yung ganun na parang feeling mo matatalo ka tapos first time na matatalo ka? Masakit sir kasi natalo ako. Ano? Hindi, mas okay ba sa'yo yung ganyan, yung alam mo yung score? Kasi minsan, siyempre, kawari, ano ka, lamang-lamang yung kalaban, hindi ka pa parang, oy, nako, natatalo na rin lang ako dito, eh. O dapat ano, hindi, sir, eh. Mas, ano bang pakiramdam? Dapat, mas okay ba yun? Para sa akin, sir, hindi, sir, eh. Kasi pag ganun yung sinasabi yung score, nung bandang huling round, baka, ano mo, sa pili mo, kumpindin ka na kasi lamang ka, hindi mo maalam na baka mahabol niya yung score mo. Ah, okay. Merong positive, may negative. Pero yung iba mga fans naman, sinasabi nila, sabi sa akin, mas okay yan. At least, transparent. Alam natin kagad. Walang, ano, kumbaga yung inaano ng mga fans, walang magic-magic. Alam mo kagad kung lamang ka o hindi. Para makahabol ka. Pero ikaw, hindi mo gusto. Gusto mo yung, ano, yung may suspense. Ah, suspense. Pagkatapos ng laban na yon, syempre, nahimasmasan ka na ano yung nasa isip mo? Hindi, kasi pag unang talo, ano, tuloy pa ba? Ano, umiyak ka ba? Parang, hindi naman pa sir. Isip ko nun, parang may kulang pa ako eh, kaya hindi ako nanalo. Sabi ko, dagdagan ko ulit. Dagdagan ko palalo yung ensayo ko para mas manalo pa ako sa mga darating na laban. Ganun yung isip ko eh. So mas lalo ka na ano naisip na magpursige na laban dahil sa unang talo. Okay. At pagkatapos ng laban mo, naisip mo ba na ay gusto ko i-rematch 'yan o wala lang si Marco? Di sir, naging kami ng rematch dito sa Manila ganapin sir eh. Hindi naman sila ayaw. Laban. Oh, ayaw. anong pagkakaintindi mo kung bakit ayaw? Eh, kasi yung kalaban ko nyo, si Marco, nung pagdating namin sa hotel, nagsabi sa akin na pasensya na daw ako kasi alam niya doon na talo siya eh. Ha? Naku po. Nagingin naman siya sorry sa akin. Sabi niya, pasensya daw. Okay. Ano nga, tinitinan ko nga yung score eh. 114, 116, 113, 115, 116, 117. Very close fight. So, hindi nangyari yung, ang tawag dito, yung rematch. Ngayon ba, naiisip-isip mo kasi siya yung nagbigay sa'yo ng unang talo? Parang inisip mo ba na baka pwede pa na mag-rematch? Hindi na sir, malaki na masyado yung timbang yata ngayon sir eh. Oo, featherweight na siya eh. Tinignan ko nga, featherweight na. So hindi na pwede. Anyway, yun yung unang talo, yun yung 2013. Medyo hindi maganda yung taon na yan sa'yo dahil may magkasunod na back-to-back loss eh. Yung kumbaga eh, sabi mo, mas gagalingan mo pa, tapos ang nangyari, nabigyan ka pa ng isa pang talo, lalong masakit. Anong pumasok sa takbo noon? Anong nasa isip mo? Kasi, may kulang pa talaga, sir. Ano yung kulang, pare? Pagpupursige, kailangan i-develop namin yung power, yung speed, skills. Kailangan di-develop namin kasi parang yan yung wala sa amin pa yung time na yun eh. Pare, ano yung scanner noon nung natalo ka at saka scanner ngayon, ano yung pinaka pagkakaiba niya aside sa buhok? Yung ano siguro sir, power. Power. So mas power. Malakas ka naman untok ngayon. Yung, ano ba sa ano daw? Kasi yun yung tingin ng trainer ko sa akin eh. Parang sabi, mabigat naman daw yung suntok ko. Okay. Paano ba pinapalakas yung suntok ng mga boksingero? Anong klaseng training yung ginagawa? Paano? Nag-ano kami sir eh. Nagko-conditioning kami, nag-weights kami. Nag-weights ka talagang gano'n? Gano'ng kabigat yung ano, inaano mo, binubuhat mo? Yung sa squat sir, nag-squat ako ng mga 300. Ganyan. 300 pounds? Pounds. Seryoso ka? Ang bigat ng 300 pounds. Grabe ah. Kami dati sana.
sa FEU, tapos lumipat din ng CEU. Nang uli kong positioning sa UST po, sir, eh. Yan, ganun. Ah, dumadayo ka pa. Anyway, speaking of tayo, pare, and I'm glad na pakiramdam mo mas malakas ka ngayon. Yung sa karir mo, nakabawi ka naman eh. At nga, champion ka ngayon. Tapos nakalabang ka rin sa iba't ibang bansa. Thailand, Japan, America. Sa labas ng bansa, ano yung pinaka-favorite mong labanan? Yung Japan, sir? Kasi hindi ako natalo doon eh. O nga. Usually, pag Pilipino pumupunta doon, karamihan, talo eh. Ikaw panalo. Tapos ano pa, TKO pa lahat. Anong meron sa Japan at bakit na binubugbog mo lang sila? Siyempre, nasamahan din yun ng pagdadasal ko, sir. Na. Kailangan kong manalo, kailangan kong bumawi na yun kasi makailan talo na ako. Eh, bakit sa Japan lang, hindi sa Thailand? Kasi ang sa Thailand, sir, tapos kasi kami ng round, marunong din yung veterano masyado yung kalaban ko, sir. Kaya alam niya yung mga... Yan tuloy. Dahil dyan, baka hindi ka na maimbitahan sa Japan. saan ka sa lumalaban sa Japan? Sa ano ba? Sa Korakuen Hall? Korakuen, sir. Sa Osaka. So, tapos yung isa sa Kanazawa. Ah, iba-ibang lugar para, ha? Sana ma-invite ka pa rin kasi swerte ka pala sa Japan eh. Pwede ka na lang doon tumira sa Japan. May mga kilala kasi ako. Kilala ko pare ano, yung maraming mga Pilipino na boksingero na doon na naninirahan. May kakilala ka ba na mga boksingero na sa Japan? Sino pare? Kasama ko dati sir si ano si Ryan Bito. Andun na siya nakatira. Ryan Bito. Oh, hindi ko siya kilala. Sino pa? Yun lang yung ano ko na nakatira siya ngayon doon sir. Pero marami kami kilala mo kasi ano? Si Genesis Serbanya na doon din. Ay, opa, si ano pare? Kakalabas lang sa Jessica Soho yata at GMA 7, si Eagle Eye, Malcolm Tunakao. Asma, sir. Nakita mo ba yung ano niya? Pinalabas siya sa ano eh, sa TV. Retired na siya world champion. He's very proud na nagbabasura siya doon. Oo. Oh, kaso parang manager yata ang sweldo ng pasurero doon eh. Parang manager sa Pilipinas eh. Malaki yata daw sahod niya eh. Anyway, tuloy-tuloy tayo ah. Sana ang ano ko lang, sana sa Japan makabalik ka, makalabang ka doon. Pero pag-usapan natin yung huling laban mo kay Renoel Pael. Naalala mo pa yon? Huling-huling laban mo. Tagal na rin, no? September? September okay, yata eh, no? August 31, sir. Mabuhay niya na yung August 31. Opo. Ah, tagal na. Nandun doon ako eh. Naalala mo pa ba? Opo, sir. Sa Bohol. Ah. Ganda din na ng laban niya doon eh. Ah, ako ba in-interview ba kita doon? Buti naalala mo. Ang dami ko na in-interview, pare. Alam mo ba? Sa top 300 ng mga boksingero, halos mga 27 na lang hindi ko nakakausap doon sa top 300, ha? Anyway, ano masasabi mo doon sa laban mo kay Pael? Doon ka naging Philippine champion. Ano, sir? Laban namin. Kasi dapat ano pa yun eh. Nung December 2018 pa tayo. Nung nagsabay kami sa, ano, sa... Yung basi kasi niskidulan kami ng ano, laban sa Mexico. Eh, pero ano, pareho kami din nabigyan ng ano, ng visa. Visa? Kaya, tapos nag-usap na kung pwede kami nalang maglalaban sa Philippine title. Kaya ano, hindi natuloy kasi nabigyan siya ng, ano eh, ng laban sa Japan. Okay. Kaya, yan, ay, siya, at least ano, natuloy din. Na nakalaban ko. Pero at least natuloy na rin yung laban niyo kay Pael ngayon, ha? Nung August. Naalala mo ba, nag-ano tayo dito, pagkatapos ng laban, mahigpit din, nag-victory party yata tayo, eh. Opo, sir. Magkasama tayo, eh. Kasi yung victory opo, party natin, parang upo lang, kain lang, eh. Kasama natin si Sir Marty. Opo, sir.
Uminom ka ba noon? Uminom ka? Hindi, sir. Hindi? Bawal ba? Hindi. Oh. So, ano yung ano ko dito pag uminom? Pero hindi ka talaga umiinom o ano lang nung gabi lang na yun? Alak, sir. Nainom ka? Nainom ako. Oo, nainom din ako. Pero bawal ba sa boksingero na uminom pagkatapos ng laban? Depende po yan sa ano, sir. Pero sa akin, hindi ako uminom pagkatapos ng laban, sir. Kala ko sabihin mo, depende sa alak eh. Depende po yan sa kanila kung gusto nila o hindi. Pero sa akin, hindi ako uminom ng alak pagkatapos ng laban. Pero ang totoo, ano, bawal matulog talaga, lalo na pag mahigpit yung laban, no? Okay. So, ito yung sa ball. Ako, nag-enjoy ako dito eh. Nag-ano ka ba? Nag-tour ka ba doon sa ball? Nakapunta ka na ba? Na, first time mo ba sa ball noon? Opo, sir. First time. Nag-tour ka ba? Nung ano ma, sir eh. Nung inattend kami ni Mark, sir eh. Bawi, papuntang ano, Panglao. Na-plot pa yung gulong namin. Si Mark, mag-mismo yung nag-ano eh, yung nagpamaneo eh. Okay, actually si Mark din yung nag-ano sa amin eh, nag-sundo sa amin kasi sa atin yata. Kasabi ba tayo sa ano sa sasakyan ni Mark noon? Ni Mark magsayo? Hindi. Hindi ko lang sure. Oh, kasi siya rin yung nagdated eh. Ang bilis mag-drive nito ni Mark. Kaya nga sir eh. Ang dilim-dilim pa naman, although walang sasakyan, ang dilim-dilim. Kinakabahan na ako dun eh. Ay, ang tanong ko sa'yo, pumasyal ka ba sa Bohol? Nagpunta ka ba sa Chocolate Hills? Sa mga Tarsier? Hindi ako nakapunta dun. Kasi sayang naman. Kasi kinabukasan sir, ano eh. Pagtapos laban, kinabukasan, uwi na kami. Dumiritso kami ng Mindanao. Ah, sayang naman. And so, umuwi ka naman pagkatapos. Sa Mindanao, sa Sultan Kudarat. Opo sir. Ah, umuwi ka. May pamilya ka na ba doon? May inuuyang ka na? Opo, sir. Ah, so hindi mo kasama ako dito? Ah, may asawa at anak ka na? Opo. Ilan? Isa, sir. Isang anak. Isang anak. Isang asawa rin. Ayaw mo naman yung asawa mo, baka nanonood. Ayaw mo naman, tawa ka ng tawa eh. Ayaw mo si ma'am. Hello, Bert. Ingat ka lagi dyan. Okay. Eh, sabi, hindi mo pala siya kasama. Diyan ka lang talaga sa ano. Flight nila sana, ano, sir, eh. Nung March 15, papunta dito. Mm. Saktong-sakto talaga yung lockdown. Hindi sila nakapunta dito. Oh, so, ang tagal mo na rin hindi sila nakakasama. Mag-one year na. Ang tagal. Oh. Naku. Ako, pero nag-uusap naman kayo lagi, nag-chat kayo lagi. Nag-uusap kami lagi. Oh. Okay, ito nga, yung sa Sultan Kudarat, nakalaban ka na ba doon ng professional, di pa? Hindi pa, sir. Amateur lang ako dati. Hanggang amateur ka lang? Hanggang amateur lang. Pinangarap mo ba? Kasi tagarong ka. Sikat ka ba doon sa inyo? Kilala ka? Yung apelyido namin, sir. Kilala din sa ano dati, sir, doon sa amin. Dahil sa kuya ko nga. Oo. Oh. Okay, so hindi minsan parang kasi usually yung mga boksingero minsan pangarap nila makalaban sa yung kung saan sila galing eh. Na pangarap mo ba na makalaban ka doon isang beses? Hindi na sir kasi medyo ano sa amin ngayon eh. Oo. Medyo mahirap. Hindi na. Medyo mahirap. Walang kita. Okay. Anyway, pare ha. Ngayon pare ano tinanong dito kanina, yung mga nagtatanong po, nakikita ko po yung mga tanong nyo, sige na nga, yung iba pagbibigyan ko, ano daw height mo, sir? Parang inaano ka sa basketball, ha? 5'4 and 1/2 po, sir, height ko. Yan, 5'4 and 1/2. Anyway, mamaya po, itanong nyo po yan, mamaya may question and answer tayo. Gusto ko lang itanong sa'yo, Jong, pare, 30 years old ka na, Philippine Bantamweight champion ka na, anong next sa yung karera sa boxing? Yes, sa ngayon, sir, hindi pa na ano ni boss yung ano namin kasi pandemic pa kasi. Siguro after nito bago sa kung anong dapat namin gawin. Ako na lang magsasuggest sa'yo kung anong maganda, pare. Suggest ko lang, ha. Kasi medyo, alam mo naman na sa social media, lagi ako nakakabasa ng mga
potential fight. Eh, nabasa ko at saka na ano ko sa chismis na ikaw daw ay itinatapat kay Carl James Martin, the Wonder Boy. Kilala mo naman yon siguro. Kapag narinig ko. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo dyan na si ano na, si Scanner versus Wonder Boy? Kanina rin pagka simula natin, yun ang kagad ang comment eh. Si yung manager ko na lang sir kung ano dapat gawin sa akin sir kasi siya lang naman yung alam kung ano yung laban na gusto niya ibigay sa akin. Champion din yata siya sa PBF eh. Opo. Ikaw champion ka ng Philippines. Ano ba pagkakaiba ng PBF, Philippine Boxing Federation tsaka sa belt mo? Yung sa akin sir, sa gab kasi yung sa akin sir, yung pagkaalam ko sa kanya, ano lang eh. Parang 10 rounds lang po ata yung sa kanya ano, sa labanan ng championship. So ano ibig sabihin mo yung sa'yo yung tunay? Opo sir. Parang junior lang po ata yung sa kanya. Parang ganun po ata yung ano ko. So ibig sabihin, ikaw talaga yung dapat kalabanan niya para masabi niya na Philippine champion siya. Nako. Kung sakali, ikaw na, sabi mo si manager na eh, na mabait ka eh. Pero kung sakali maglabang kayo, anong nakikita mo sa laban niyo? Magandang laban sa para sa akin yan sir kasi mas excited ako kasi ano siya eh, undefeated siya, tapos magaling. Oo. Yeah. Kasi nakaranas ka rin ng magiging undefeated siya, 21 years old ngayon, 15 wins undefeated. Eh, pero sa tingin mo ba, siya na ba ang magiging Marco Demesilio ng buhay niya? Kung baga, ikaw na ang makakatalo sa kanya sa tingin mo? Ay, hindi ko masabi yan, sir. Hindi mo maglaban. Kasi alam mo, yung sabi ng mga tao, dahil si Martin magaling, maganda panood, ang daming fans. Sabi nila, kailangan daw itapat sa kasing galing niya o mas magaling sa kanya, yung Escanner daw, pwedeng-pwede. So, kaya tinanong kita kung sa tingin mo ba, ikaw na yung unang dudungi sa kanyang record? Tinawanan mo lang. Siya mo lang yung magsabi-sabi, sir? Ayong salita. Sa pinapanood mo siya, di ba? Sa tingin mo, bakit kaya sikat itong si Wonderboy? Si Carl James Martin, bakit siya sikat? Maraming nagsusuporta sa kanya. Kasi magaling din naman siya eh. Mabilis siya manuntok. Oo. Yan, may pang-knockout talaga siya suntok. Ah, okay. Eh, di ba mabilis ka rin naman, magaling ka rin naman eh. Okay. Sige, ganito na lang. Ay mo magsalita kay Wonderboy. Ito pa si Wonderboy. Sa tingin mo may dahil kapareho mo siya ng division, sa tingin mo ba ano? Parang katulad mo, tingin mo ano may ka ano siya capability na mag world champion kaya sa nakikita mo? Meron sir, meron. May galing. Disiplina lang kailangan lagi, tapos training nang maayos, ganun. Oo. Mas malayo yung mararating niya. Mahirap kalaban si Wonderboy kasi pare. Ano, kontrabida kagad ang dating mo eh, kasi bidang-bida to eh, daming fans na eh. Okay, total, ayaw mong mag-comment kay Wonderboy, pag-usapan natin yung iba. Gaya nito, may nagsabi, Reds Rocha versus Escanner, magandang laban. Ikaw ba, meron ka bang target na makalaban? Ikaw mismo, meron ka bang preferred na makalaban? Dito sir, sa Pilipinas. Sige, sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sir. Kahit sino lang naman, sir. Basta kariya timbang. Malaban ba ako? Sige, sa ibang bansa. Sa ibang bansa, eh. Gusto ko sa Japan ako lumaban, eh. Sino? Si Inoue Inoue? Yung ano sana, sir. Yung PBF sana, sir. Kala ko si Inoue Inoue na, eh. Bantamweight eh. Hindi kami napangabot kasi hindi ko nadipinsahan yung corona ko dati sir sa WBA. Dapat nung time na nag-sparring ako doon, kinausap ako nung ano niya, nung taga-translate niya na kung gusto mo ba daw lumaban kay Inoue. Sabi ko, kung pwede na mabigyan ako ng pagkataon, laban ako. Tapos sabi niya na kung madipinsahan ko daw yung corona ko na WBA,
sunod na dipinsa, ako daw yung kukunin niya. Hindi ko natipinsahan siya, natanggal. Okay lang yan. Kabawi, bata pa naman eh. Pwedeng-pwede pa yan. Sayang, no? Na, ano ka pala, may chance ka na pala kay ano, kay inuwi sana. Eh, no, ang dami na nagbibigay. Mamaya po, sasagutin lahat yan ni ano, ni Giovanni, ang dami na kagad tinatapat sa'yo, oh. Escanor versus Dasmariñas. Patay ka ngayon. Ito na mga to. Escanor versus Raymart Gabalio. Mamaya natin pag-usapan yan. Ito, Mari, ah. Alam ko, syempre, gusto mo maging world champion. Isa pa rin yan sa pangarap mo. Tama ako, di ba? Okay. Sa tingin mo ba, ano pa dapat gawin para maging world champion itong si Giovanni Escanor? Aside from, ano, sa, of course, training. Sa tingin mo, mga ilan laban, wari, mga nagpanalo ka, mga ilan laban, kung puro panalo lahat para makapunta ka sa world championship? Kahit mga apat na laban, sir, mga ganyan, apat na laban. Basta bigyan mo na ako ng, ano, ng chance sa OPPF na makalaban. Mm. Pero naniniwala naman ako sa'yo eh. Nakita kita kasi eh. Masipag ka naman, focus. Saka mabait ka eh. So, sigurado ako, ano, baka kung gagawin mo yan, eh pwede. Ang tanong ko sa'yo, syempre ikaw, boxingero ka, pero saan ka ba humuhugot ng ano mo, ng lakas mo, ng inspirasyon mo pag lumalaban ka, pare? Sa ano, sir, pamilya ko, sa magulang ko, nanay, saka sa anak ko. Ilan taon na yung anak mo? 2 taon po, sir. 2 taon pa lang, pare. Siyempre, pagiging proud yung anak mo, pag nalaman yan ng world champion ka, ano naman, ano bang pangako mo sa sarili mo kung sakaling dumating yung oras na, ano, at least maka-challenge ka sa big fight, sa world championship fight? Anong ipapangako mo sa laban mo? Gagawin ko yung bisko talaga na may pagkita sa mga tao na kung kaya ko pa ba manalo sa ganyang laban. Pare, ito sana may request ako sa iyo, ah. Kasi dito sa podcast, hindi lang kumbaga balita, hindi lang gusto namin malaman kung anong information sa iyo. Ang ginagawa ko minsan, gusto ko tang ma-inspire. Eh. Gusto kitang i-challenge. Pwede ba kung sakaling mabigyan ka ng pagkakataon, pwede bang ipangako mo na condition ka? Pwede. Pare, ah. Kasi alam mo, ang naiintindihan ko sa mga boxingero minsan, kaya sila natatalo dahil wala silang kondisyon. Kaya inihingi ko sana na kunwari mabigyan ka ng pagkakataon, sana pare, i-condition mo yung sarili mo. Kasi lahat ng Pinoy, karamihan may skill eh. Minsan, nauubusan lang talaga ng hininga eh. Promise yan, ha? Sir, pag mabigyan na ka ng chance na makalaban na maayos. Recorded to, pare, ha? Papakita ko sa ito. Okay, sige, pare. Pasabi mo, pinipressure kita eh. Okay. Sige, ito. Of course, plano mo maging world champion, lahat ng boxingero, plano yan. Ito ang mga ibang boxingero ang walang plano. Which is tatanungin kita, may plano ka ba after your boxing career? Pero kung ano sir, sa pupuntahan sa pag makarating ako sa ibang bansa, siguro mag-stay muna ako doon kahit paano. Okay. Hindi, I mean, may plano ka bang trabaho o gawin after ng boxing mo? Kasi ang karera sa boxing, hindi pang mahabaan eh, no? Swerte ka na kung 35. So, pagkatapos mo mag-boxing, anong plano mong gawin? Anong trabaho? Kung dito pa ako sa Ilorde, sir, mag-ano ako ng kung kay boss ko na maging trainer ako ng mga boxer niya. Ano, hindi kaya sa ibang bansa. Pag-ipong ka rin ng pera para ano, may business ka rin o kaya ano. Kasi yan nakikita ko eh. World champion na nahihirapan pa rin. Mas maganda, kahit di ka world champion, may ipon tayo. Okay. Parang nagiging ano na ako ah. Hindi na interview to, parang nagsisermon ako eh, no?
Anyway, Mare, nasa bandang huli na tayo ng ating usapan. Gusto ko lang hingyan ka ng iyong mensahe sa mga kapwa boksingero mo. Ano bang message mo sa mga kapwa boksingero mo na medyo ngayon naghihirap kasi walang laban? Alam mo naman sa boxing, no fight, no money. Anong mensahe mo sa kanila? Sa mga kapwa ko, boxer, tiis-tiis muna tayo kasi ganito ngayong nangyari sa atin. Makakaaw din tayo lahat at maano din tayo sa laban. Kalaban tayo ulit. Yeah, tiis-tiis talaga muna, kailangan. At ingat lagi, okay. stay sa home. Stay home. Stay safe. Yun ang problema, hindi stay home. Pare, ito, ikaw, mensahe mo sa mga fans mo. Sa mga fans ko, kamusta kayo? Ingat kayo palagi. Stay home kayo para safe kayo lagi. Okay. Pare, ito, dito tayo sa stage na to. Mamaya-maya po, yung mga tanong nyo, babasahin na namin yan ni Giovanni Escanel. Pero, meron lang ako sa yung challenge. So, pinakalaman ko yung Facebook mo, pare. May ipapakita ako mga picture. Ang gagawin mo lang, ganito ha. Gusto ko, isang word mo lang, i-describe mo lang yung picture. Kung ano man, kumare, may nakita kang picture, boxing, yun lang. Yun lang sasabihin mo, ha? Kung ano man. So, simulan natin. Unang-unang picture na papakita ko, ha? Ito, pare. Isang word lang, magdi-describe dyan sa mga yan. Ano ba yan? After training ko, sir. After training ba yan? Nasa ka dito? Nandiyan ka ba? Yung nasa gitna. Ayun. Kala ko mga dancer do eh. Ito pare. Ayan. After weigh-in sa Japan. After weigh-in. Okay. Ito, ninakot mo to. Opo. Nako. Kaya hindi ka na makabalik dun. Ayan. After panalo ko. Puro after ah. Alam nga tayo ng before. Sa ano to no? Sa BOA. Malabesya sir. Opo. Sino kalaban mo dito, naalala mo? Si Jakir Buhawi. Okay. Ayan. Conditioning training. Conditioning? Kasama si Alvin Patrimonio? Opo. Bakit kasama si Alvin? Sa basketball po siya, sir. Iba po yung ano, nag-picture lang po kami. Akala ko naglaro kayo ng basketball eh. Sabay lang kami ng training. Siya ba yung nagpa-picture sa'yo o ikaw nagpa-picture sa kanya? Ako po nagpa-picture sa kanya, sir. Ang laki. Yan ba? Mahilig ka ba rin ba sa basketball? O hindi sir. Naman? Mahilig ba ako? Naglalaro po ako ng basketball. Anong team mo? Sir? Anong team? Magnolia at siya sa PBA. Eh, sinabi mo lang yan dahil kay Patrimonyo eh. Kasabay kami yung mga player niya sir, nagtitraining. Okay. Sa conditioning. Sino tong bata na to? Galagala. San Francisco Bridge. Apo. Okay. Ito. Yan, conditioning. Gano'ng kabigat to? Nasa 150 pa ata sir. Ibig sabihin, yung sinasabi mo sa akin, doble niya ng binubuhat mo pag squat. Pero squat po yun, sir. Squat. Okay. Ayan. Sino tong katabi mo sa kaliwa? Si ikaw ba to? Parang mali ata. Okay. World Orlando champion Bruno, yan. Na-interview rin. Opo, sir. Ayan, sa Boxer of the Month. Anong buwan ka naging Boxer of the Month? December 2018. Okay. Dapat maalala mo yan. Weigh-in sa may nakikita mo ba yung lalaki doon sa likod, yung may hawak ng papel? Sino ba yon? Ay, tagagap po yun, sir. Ha? Tagagap ba yun? Yung po. Opo. Hindi, yung naka-blue. Yung naka-blue? Si Coach Carl Pinyalusa.
Okay. Hindi, yung isa pa yung nasa kaliwa. May hawak ng mic. Hindi ko po masyado kilala, sir, eh. Hindi mo kilala? Yung may hawak ng mic sa kaliwa? Si Pao Salud yun, eh. Ay! Sorry. Ayan, after training pa namin ni Tolid Eduardino. Oh, ito si Edward, isa inaano ko to, ini-invite ko ta, siya yung dapat ini-invite ko nung una rin eh. Eh medyo may ilap si Edward eh. Ito ang gusto kong malaman. Sparring partner ni Nauya Inoue. Oy, okay, sige, magkwento ka muna dito. Nag-sparring kayo. Ang dami niyang Pilipino yung ini-spar, no? Opo, sir. Marami. Sabi mo nga sa akin, malakas ba talaga itong si Naoya Inoue? Anong experience mo nung nag-sparring kayo? Kwento mo sa akin kung gano'ng katagal yung sparring at saka sa anong laban? Yung sparring namin doon, sir, 2 linggo, sir, eh. Sabay kami ni sir, ni Remark Gabalio. Hmm. Nag-sparring sa kanya at saka ni yung trainer ng San Man niya, si Ken Ken. Hmm. Yan, 3 kami po, sir. Tapos 2 linggo yung sparring namin, 3 times a week. Ganun. Totoo ba ang balita? Malakas talaga sumuntok? Malakas talaga, sir. Malakas. Mabilis sumuntok pa? Mabilis, malakas. Okay. So ano masasabi mo sa kanya? Totoo yung na talagang siya pound for pound? Apo. Talagang magaling? Magaling, sir. Malakas, mabilis. Okay. Pero kaya mo kayang talunin to? Tinawanan. Tinawanan. Hindi ma-setup eh. Okay. Ito, ano to? Saan tong laban na to? Sandali ah. Medyo yung, alam mo naman yung internet, sir, natin sa Bohol. Sa Bohol, sir. Sa Bohol. Okay. Yan, okay. And then, ang pinakahuli. Ayan. O, ano to? Training with my boss. Eh, parang yung boss mo lang yung nagtitraining. Ikaw, selfie-selfie ka lang. Hindi ka nga pinapawisan dito eh. Dalawa ka, naging sayo. Nag-wits kami dalawa. okay. Alright. Salamat, pare. Dito na tayo sa sakaling may mga tanong yung mga tao. Actually, marami ng tanong kanina eh. So, kung sakaling malampasan ko po yung mga tanong nyo, paki-comment na lang po uli. Ang kausap po natin ay si Jong Giovanni Escanier, Philippine Bantamweight Champion. Okay. Nasaan na ba yung mga question? Nawala na eh. Pamili tayo dito ha. Sana ibang lahi ang mga kalaban mo. Kilala mo ba ito si Mike Lobriano? Kanina pa siya maraming tanong eh. Sino daw pa yung Mario na kasama niya dati? May Mario ka ba na kasama dati? Mario Susun po? Ay, hindi ko alam eh. Hindi ko... Okay. So, pare, ito ba pwedeng mangyari itong comment ni Ray Martinez? Sandali. Yan. Escanier versus Nonito Donaire. Hindi na, sir. Alam mo, lahat na lang. Manager ko yung magkano niyan, sir, eh. Nagde-decide niyan, hindi ako. Yung mga tao talaga, gusto ko itapat. Ngayon kay Ubali, eh, sila yung magkalaban, eh. Ito na lang, ha? Kasi lahat ng match-up sa'yo, tinatawanan mo lang, eh. Sila ang dalawang yung maglalaban sa December. Matanong lang kita, ano sa tingin mo mangyayari sa laban ni Donaire at saka ni Ubali? Ah, siyempre, sa Pilipino pa rin tayo, sir. Mas may power pa rin. Kaya lang, yung Ubali kasi sugod ng sugod din eh. Saka manuntok talaga siya. Pero okay. Pero pag tinamaan siya ng Donaire, sir. Okay. Okay. Siyempre, dapat nga hindi ko na kayo tinatanong tungkol sa tawag dito, pag Pilipino at saka foreigner. Siyempre, lagi ang Pilipino. Pilipino tayo, sir, eh.
Okay. Ay, nawala. Ang hirap mag ano. Shoutout, teka ha. Sabi ni Edwin Bautista, nakalaban mo si Jason Canoy at natalo ka, idol. Gaano siya kalakas, idol? Sino ang pinakamalakas na pinakamagaling na Pilipino na nakalaban mo? Tinalo ako ni Jason Canoy. Tumigil ako ng 7 rounds pa tayo. Bumaba ako ng ring. Wala ako sa sarili. Yung pinakamalakas na nakalaban ko, sir, si Marco Dimisilio. Yun. Malakas. Hindi mo talaga makakalimutan. Kasi parehas kami fighter ang... eh. Kaya, nagsubukan. Okay. Skinner versus Wrecker. Sino tong Wrecker? Hindi ko kilala to. Hindi ko kilala eh. Kilala mo ba yung Wrecker? Hindi, sir. Okay. Ano to? Sir Pao, baka pwede siya kay Jason Maloney or Roshi Warren. Grabe, mga itinatapad sa'yo ha. Puro mga, mga world title eh. Kailangan, alam mo, ibig sabihin lang niya, parin Giovanni, kailangan, pumunta ka na dyan sa level na yan para talagang kasama ka na sa usapan. Okay. Ang usapan po namin ni Giovanni is halos isang oras lang. So, pagbibigyan ko lang po yung mga ibang mga tanong. Kung ma-skip ko po yung mga tanong nyo, pasensya na po. At minsan nagkakagulo eh. Anong natutunan mo sa mga talo mo? Sabi ni Ray Mark Martinez. Natutunan ko. May mga pagkukulang ako sa mga talo ko. Kasi kung nasa tama naman yung mga kondisyon ko, para sa akin, hindi naman ako agad-agad natatalo. Malaki yung naano sa akin na nawala na kaya natalo ako na kondisyon. Malaki yung kondisyon na nawala sa akin. Okay. May tanong si Edwin. Okay, pare. Thank you very much. At dapat talaga ganun. May tanong si Edwin. May kamag-anak ka pa daw na Oya Inoue? Kilala mo daw ba yung Alex Scanner? Kuya ko yun, sir. Sorry. Napatay siya? Hindi, sir. Nakapatay sa yung laban niya dati kay Sayas. Namatay. Hindi naman yung sariling namatay, sir. Sa hospital naman yung namatay. Yung kalaban ng kuya mo? Opo, sir. Okay. Para mga 5 days pa tayo. Oo, ihirap talaga ng boxing ganyan eh, no? Hindi mo alam eh. Manalo ka na, posibleng matalo ka, o kaya hindi mo alam eh. Ganun talaga laban. Okay. Kira ulo to si Jeremy, oh. Pakita nung, anong shampoo niya? Wala na itong magawa. May laban pa siya ngayon, sir. Sino naman, sir? Sino daw makakalaban kung meron ka na ba laban? Wala pa, sir. Eh. Yan nga, inano namin yung panang pandemic kasi mahirap masyado mag-promote ngayon. Napakagasto talaga. Okay. Ito na, may nag-request na naman, sir, si JR Binias. Pwede ka pa maging champion gayahin mo si Orlando Salido? Kaya. Pwede pa, sir. Okay. Pwede lang talaga yung kailangan. Okay, alright. Pare, medyo upos na yung oras natin. So, pasensya na po kung hindi ko naabutan yung mga tanong nyo. Nagkalolo ko ng konti itong Ako yung magpapasalamat sa'yo. Baka meron ka pang, kumbaga, last message. Mga gusto mong, pasalamatan. Yung mga kamag-anak mo, mga, kung sino man. It's your chance, pare. Siyempre, nagpapasalamat ako sa amo ko, sa lahat ng Ilordi family, kasi dito pa rin ako ang katira hanggang ngayon. Sa lahat ng kaibigan ko, kay Boss Kaso, Kitagushi, ingat ka dyan sa Japan, Boss. Stay home ka lagi. Tapos sa pamilya ko, nanay, ingat lagi dyan. Sa asawa ko at sa anak ko, sa lahat ng mga kapatid ko, ingat kayo lagi. Sa mga kaibigan ko, ingat din kayo, stay home para safe kayo lagi. Yun na yun?
Oh, okay. Alright, pare. Maraming maraming salamat sa oras at saka sa panahon. Gusto ko lang sabihin na bukas, kakausapin ko rin, ito Elorde, si One Big Elorde ang kakausapin ko bukas. At meron na tayong mga schedule for the next week. Meron pa tayong important na mga kausap. Pero ngayon, thank you very much, Giovanni Escaner. Okay na. Tapos na ang ano natin. Ano? Sabi mo, first time mo ito ginawa? Opo, sir. First time po. Okay naman, di ba? Masaya naman, di ba? Sir. di naman kita pinahirapan, di ba? Okay. Aray, salamat. Thank you very much, Nate, and good night. Pahinga ka na, alas 10 na. Pinupuyan ko talaga yung mga boksingero. Thank you, ingat. Thank you. Salamat. Okay, so salamat uli kay ating Philippine Bantamweight Champion na gusto kong makita na kalabanin niya, si Carl James Martin. Sana mangyari dito sa Pilipinas. Kung sakali lang napayagan na ang labanan dito sa Pilipinas. Medyo nalulungkot ako dahil MECQ na naman tayo, ibig sabihin walang boxing at tiis-tiis na lang muna gaya nga na sinabi ni Giovanni Escaner. Ulit, ako po ay magpapasalamat sa inyo. Thank you very much sa panonood. Iimbitahin ko po kayo uli. Kung sakaling medyo nakakaluwag kayo, supportahan nyo po ang aking membership. Pindutin nyo lang yung join. Feeling ko may join din dyan sa baba. Kung sakaling nanonood kayo, may join po. Hindi ko alam kung meron sa... Tapos ano lang naman, parang 49 pesos. Tapos magkakaroon kayo ng special badge. Kumbaga pag nag-comment kayo, kakaiba yung ano niyo, yung comment niyo at saka meron kayong sarili niyong sarili niyong emoji at saka syempre may mga advance announcement. Doon sasabihin ko kung sino na yung naka-schedule na interviewin ko sa Thursday and Friday kasi meron na. Dito hindi ko pa masasabi pero doon sa mga members pwede ko na sabihin kasi baka ma-cancel, at least mga members na sila alam na nila. At yun po. Ako'y magpapaalam na. Good evening po sa inyo lahat at bukas samahan niyo ulit ako 9 o'clock. Nang gabi kasama naman si Juan Mig Elorde. Okay boss, ano to, okay boss pa, meron join, click nyo yan, kaso kailangan nyo magbayad dyan ha, exclusive yan eh. Salamat pare, nanap ko lang yung outro ko, sana ba yung outro. Alright, thank you very much, goodbye. Powercast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Parang hindi pa lumalabas yung outro ko. Ay, ko pa na. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.